Alamin nga natin si Ginoong Rodrigo Rivera na kilala sa tawag na Onoy. Siya ang mayor-elect ng Dolores, Eastern Samar. Mayor Onoy, magandang umaga po. Magandang umaga. Kamusta? Kamusta na ho kayo? Umaga sa ating lahat at opo sa mga nakikinig. Ay, kamusta na ho kayo? Ay, okay naman po, okay lang po. Oh, may tanong lang ho namin, ilang taon na po kayo? 62 ngayon na October 23. 62, oh, bata pa. Mayor Onoy, ang sabi, kang nakalaban daw po ninyo isang doktor at kapatid pa ng incumbent mayor dyan sa Dolores. Tama ho ba? Opo, sir. Opo. Eh, bakit sa akala ho ninyo kayo nanalo? Baka naman mayaman ho kayo kahit market vendor kayo. Ay, hindi naman po, sir. Mahirap. Ulubi lang tayo, sir. Tagal na ho ba kayong market vendor? Opo, nung simula nung magkapitan ako sa aming barangay, nanilis ako na barangay captain, nung matapos na ako, bumalik na ako sa bayan, tapos nag-market vendor. Pero bago ako magkapitan, nung upa, nag-market vendor na ako. Ah, bago kayo naging kapitan? Opo. Nung kapitan na po kayo, hindi na kayo nagtinda sa palengke? Wala po. Mga ilang taon ho kayong naging market vendor? Ah, matagal-tagal na, sir. Oho. Pero ilang term ho kayo bilang kapitan? Tatlong termino, sir. So talagang kilala na rin ho kayo dyan? Ay, kilala na po dahil tayo ay isang mahirap lamang at nagsiservisyo mo sa barangay at kilala ako kahit saan. Eh, bakit? Anong servisyo ang binigay ho ninyo sa mga kabarangay ninyo nung kayo barangay captain? Nung barangay captain ako po, ay ako ay naningi sa mga sa Maynila, sa DE, sa DAR, sa DPWH, sa mga kongreso at senado. Ah, humingi kayo ng tulong, ganun? Opo. Yung mga resolution ko is come to market roll. Yo, mahilig pala kayo mag-follow up, masipag kayo mag-follow up ng mga ganyan. Opo, sir, opo. Nung barangay captain ako, palagi na sa Maynila ako. Yun. Ay, ano magahang programa nyo ngayon na kayo'y mayor na? Hindi lang ko barangay captain kayo. Ang programa ko po ay unang-unang sa gusto kong tutukan ang sektor ng agrikultura. Kagaya ng pagbibigay ng libreng fertilizer at dagdag pa ng street light. Pagbibigay ng libreng patubig sa sasakyan. Pagdagdag ng ospital at eskwelahan at ayusing ang kalsada kagaya ng farm to market road. Ang mga farm to market road ba ninyo ay anong klaseng daan? Gravel? Ay, kasi yung daan, sir, mahirap papuntang sa mga barangay namin. Ano, maputik? Sa barangay, yes. Yung kahit kalabaw ay ayaw dumaan dahil sa maputik? Ay, makakadaan naman. Ang kaso lang, malayo. Malayo, okay. Maliit, opo. At saka rough road? Rough road talaga, sir, rough road. Bakit ito fertilizer? Ano ho bang sinasaka dyan? Katulad, sir, ng mga palay. Palay. Ayun. Lubi. Ganyan. Eh, pero mahal ho ngayon ang fertilizer eh. Kaya numaangal ang mga magsasaka. Mahal nga, sir, mahal. Paano nyo matutulungan ang mga magsasaka? Ay, matutulungan ko dahil kung mayroong galing sa DE na pinamibigay ng ating mga mga farmers. Kung mayroong mga itutulong galing sa nasyonal, eh bibigay natin sa mga farmers. Ay, sana ho kung may tutulong sa inyo, pero magtagal noon DE na dumadaing ang mga magsasaka ng tulong fertilizer, mapababa man lang, wala hong reaction ng DA, walang magawa. Opo, sir, opo. Ano pa ho ang inyong proyekto na inaasahan nyo magagawa nyo? Yan po, magagawa ko. Yan ang inaasahan ko. Opo. Pag ako na nakaupo. Tutulong ko rin kayo sa panghingi sa mga congressman, sa mga senador. Opo, natural. Natural, sir, natural. Opo. Ay, ilan ho ba ang anak nyo sa pamilya? Ang anak ko po, tatlo lang. Tatlo lang? Okay. Eh, tama ho ba yun? Doktor ang inyong tinalo? Opo, doktor na doktor. Ayun ho bang doktor na yun ay bago din sa politika?
Ay, bago siya. Bago siya ng doktor. Kasi doktor yan sa Mandaluyong. Doktor sa? Mandaluyong po. Ah, hindi ho dyan. Opo, doon sa Mandaluyong ito. Ayun. Nagpunta lang dito, nagkandidato. Ayun. So, ang serbisyo niya sa Mandaluyong, hindi dyan sa Dolores Eastern Samar. Ah, hindi po. Sa Mandaluyong siya. Kilala ho ba siya ng mga taga Eastern Samar? Ay, kilala yun. Kaya taga rito yan. Ang kaso lang, yung trabaho na nandun sa Maynila. Ayun. Eh, bakit ito hospital? Ayawan ko siya. Dahil doktor. Hindi, wala ba kayong hospital? Dito sa Eastern Samar, sa Dolores. Ay, saan ho kayo nag-hospital pag may sakit? Ay, wala naman dito. Walang hospital. Eastern Samar? Hmm. Wala ni isang... Private lang, private. Ah, private hospital. Mayroon hospital, private lang. Mahal. Ay, saan doon ang public hospital dyan sa Eastern Samar? Sa Burunggan. Sa Burunggan, sir. Burunggan. City. Burunggan City. Malayo pa ho yan sa Dolores. Oh, 60 kilometers. 16 kilometers. 60. Okay. 60 ho. Ay, kamusta ho ang peace and order dyan? Yung katahimik at kaayusan? Ay, mabuti naman ang peace and order, sir. Wala ho bang... Mabuti dito. Walang problema ho dyan? Walang problema, sir. Sabi nyo, tutulong din kayo para sa livelihood program ng inyong mga kababayan. Anong klase yung livelihood, Mayor? Marami akong matutulungan. Katulad ng farm to market road. Dahil kung wala tayong farm to market road, hindi tayo makakatulong sa mga upstream barangay. Oho, tsaka sa mga magsasaka, may hirapan no, para sa kanilang opo. Produkto, ano? Opo. Kamusta ho ang produkto ng inyong agrikultura dyan, lalong-lalo na ang palay? Ay, mabuti naman po ngayon dahil maaraw. Di katulad noon na ilano na kami ng bagyo, pag bumabagyo, yung mga palay namin kawawa. Oo nga, Dolores, laging binabagyo ho yan, ano? Marami na. Oho, yun ho bang mapalay ninyo? Saan ho naman yung binibenta ng mga magsasaka? Sa Burunggan din? Binibenta dito sa Dolores. Dolores. Di ba yung Burunggan, laging dinadaanan din ng bagyo ho yun? Opo, madalas. Madalas din? Okay. Ay, paano? Di good luck na lang kung anong mangyayari sa inyo. Opo, sir, opo. May misis pa ho ba kayo? Mayroon akong misis. Anong trabaho naman ni misis? Ay, naglalaba lang sa amin. Nabandi na lang sa asawa ko. Hindi na ngayon maglalaba siya. Mayor na kayo. Ay, maglalaba pa rin din yan. Hindi maaaring din maglalaba. Hindi pwede, ano? Sige. Opo, nasa bahay yun. Okay. Ay, good luck ko sa inyo. Opo, sir, opo. May tanong nga ho namin, ano hong naabot ninyo sa pag-aaral? Second year high school lang po, sir. Second year high school. Ba't hindi ho kayo nakatapos? Hindi ako nakatapos dahil sa kahirapan. Dahil ang pamilya ko, ang nanay ko, at isa lang magsasaka. Okay. Ano lang gulay, tatanim ng mga gulay-gulay. Yan lang, sir. Wala kaming talagang mahirap na mahirap na kami. Ayun, kaya hindi kayo nakatapos sa kolehiyo? Opo. Ayun, mga anak ko ninyo, napatapos ba niyo sa kolehiyo? Mayroon nakatapos isa lang, yung panganay ko. Yung panganay? Yung pangalawa, wala na. Wala na? Bakit to? Opo. Anong nangyari ho doon sa iba? Ay, kasi kulang yung financial. Financial din. Opo, sir. Ay, paano, Mayor? Good luck na muna ho sa inyo. Opo, sir. Salamat po. Congratulations po. Thank you.